guys! Welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's video guys, ang pag-uusapan natin ay usaping pera guys. So, it's about money management. Money management. Sino nga ba ang dapat tumawag ng pera? Yung si Mrs. ba o si Mr.? Yun. So, sa isang pamilya, makita mo naman yun eh kung sino yung wise, kung sino yung mas matipid, kung sino yung matalino sa paghawak ng pera. Matalino sa math. Matalino sa pagkwenta ng mga binili. Yun. So, sa akin kasi, sa aking case, wow, case talaga. Sa amin kasi, sa aming mag-asawa, so mas prepared ko yung asawa ko yung maghawak ng pera. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, oo, marunong naman ako maghawak ng pera, pero, may mas marunong. So, marunong ako maghawak ng pera, mas marunong siya. So, doon ako sa kanya, di ba? Para naman sa amin yun eh. So, kasi siya, detailed siya. Alam niya kung ano yung nawalang pera, kung saan nagastos, alam niya yung kung in short, kwentado niya lahat. Kung saan napunta yung pera, ganun. Ako kasi, hindi. Ano ako eh. Although, marunong din ako mag-budget, pero sa aming dalawa kasi, mas lamang siya. So, doon ako sa mas lamang. Kasi pag nagpunta ako ng supermarket, alam niyo ba, kung ano yung nakalista, sa amin, bibili lang ito for whole month, budget na yon. Ako, ang dami kong pasobra niyan, guys. Kung 500 lang yung budget namin, ang nangyayari niyan, umabot yan ng 1,000. Kung ano-ano lang nabibili ko, pasaway. Hindi ako sa pag-budget. Ano ako sa temptation. Alam sa pagkain, Josh. Maayos sa pagkain. Yun, so, para sa isang mag-asawa, yun, kailangan pag-usapan nyo kung sino yung magbabudget, di ba? Sa pag-grocery, udo sa akin naman yung sa akin naman yung pambili, yung pera, sa akin. Pero pag nag-grocery na, ayoko yung ako ang pupunta. Kasi mas madami akong binibili na hindi kailangan. Puro yung mga hindi naman masyadong kailangan talaga, nabibili ko pa. So, ang dami kong pasobra. So, sabi ko sa asawa ko, ikaw na lang ang mag-grocery. Kasi alam niya na naman, every month, every salary niya, naka-budget na doon kung ano yung bibili namin for one whole month. So, tipid na yun. Tipid-tipid din tayo pag may time. Siyempre, mahirap ang buhay ngayon. Alam niyo na, may pandemic. So, kailangan natin magtipid. Yun. So, kaya sabi ko sa asawa ko, ikaw na ang mag-grocery. Kasi, mas marunong ka magtipid. Matipid siya eh. Kung ano lang yung nasa listahan na bibilin, yun lang din ang bibilin niya. Wala siya mga pasobra-sobra. Bawa, igatas, baka bigas, yung pag-ulam. Sa akin, may mga pang-dessert pa yan. May mga chichirya pa yan na hindi na dapat hindi na kayong bibili. Tapos yung mga Coca-Cola pa yan. Hindi yan sponsored. Nabanggit ko lang. So, ayan. Napapasobrahan ko. So, yun. Ganun na lang ang ginagawa ko. Sabi ko sa asawa ko, sige, ikaw na lang. Pero, depende yun sa inyo, ah. Kasi, ang iba kasi, alam ko, ang nagbabudget talaga ng pag-grocery is yung babae. Depende kasi yun. So, sa akin, gusto ko yung asawa ko yung mag-grocery. Inutusan talaga yun, no? Para tipid din. Para sa amin naman yun eh. Kasi, dito
sa bagay, nakikita ko naman sa benen ko, ang nag-grocery talaga yung, ano, yung benen kong lalaki din. Pero magkasama silang namamalingke. Magkasama silang dalawa. Pero ang more on nakikita ko talaga is, yung benen kong lalaki yung nag-grocery lagi. So, sa akin naman, sabi ko sa asawa ko, siya na lang. Pero yung asawa ko naman, wala namang problema sa kanya. Kung ako yung mag-grocery o siya. Kasi nasa lista, nalista na namin yun, naka-budget na yun for 1 month. Diba? So, dapat ganun eh, para tipid. Para tipid ang ano, hindi yung tingi-tingi, no? Kasi minsan pag tingi-tingi, lalong lumalaki yung gastos. So, every time pupunta ka ng supermarket, araw-araw pupunta ka ng supermarket, bibili ka ng ano, bibili ka ng isang kilong ganyan, isang kilong ganito. So, mas mabuti na yung pagbibili ka, maramihan na for 1 month. Diba makakatipid ka nun? Para sa akin lang ah, hindi ko lang alam para sa iba. Kasi yun yung usapan namin ng asawa ko. So para hindi kami nag-aaway. Diba? Kasi ang iba nag-aaway sa ganung bagay. Nag-aaway pa talaga. Meron ganun, diba? So yan. Sabi ko, para hindi kayo mag-aaway, sabi ko sa asawa ko, ikaw na lang ang magpunta ng grocery. Ikaw mamili. Kasi andyan naman nakalista na yung mga dapat bibilihin. Pero kasi kung ako, baka mapasabuhin ko na naman, masira ang budget. Yun. So, ganun na lang guys. Tapos, para sa inyo, kung kayo, para sa inyo, yung para makatipid kayo, yun ang gawin nyo. Pag-usapan nyo, or tingnan nyo, para sa inyo mag-asawa, sino ba yung mas wise maghawak ng pera, sino ba yung matipid? Kasi sa amin, di ba, magkaiba kami ng the way we spend money. Kasi iba yung bansa niya, iba rin yung bansa ako, magkaiba kaming world. Magkaibang world. Magkaibang country. So, iba yung kung how he spent or he spend his money, iba, magkaiba kami ng paggastos. So, kaya napag-usapan namin na gano'n na lang. So, kung sino yung mas wise sa paggastos ng pera. So, although wise naman ako, kasi hindi naman ako masyadong magastos, malusot pa. Hindi ako materialistic. Ang inaano ko lang is yung pag-grocery na nasusobrahan. Sobra-sobra sa budget. Yun sa akin. Hindi naman ako yung materialistic na bili dito ng ganito, ng ganyan. Yung mga branded na bagay. Hindi ganun. Ano lang, sa pag-grocery lang ng mga kailangan at hindi kailangan. Kailangan ano, di ba? Bibilihin mo, tapos hindi mo na kailangan. So, yun. Yun yung ano, yung pinapoint ko. So, sabi ko sa asawa ko, sa ikaw na lang. Much better ikaw na lang kasi detailed siya eh. Alam niya yung, di ba, pag at the end of the month, alam niya kung saan namin ginastos yung pera, kung saan napunta yung pera. Alam niya yun. Pag tinanong mo, saan nga pala nagastos yung sa sahod mo? Alam niya kung saan yun nang nagastos. Ako pag tinanong mo ako ng gano'n, oh nga, saan na nga pala karating yun? Ganun, nabuang na. Ganun ako eh. Kasi syempre, dito rin sa bahay. Alaga ng mga bata, di ba? Nawindang na yung utak ko. Tapos nag-whitey pa ako. Diyos! Nag-whitey ka pa. Nakalimutan na yung paano mag-budget pa. Sige lang ang wifi. wifi, puro gastos na. Tapos yung revenue mo dyan, down. So, yun. So, guys, kayo nang bahala. So, kayo naman ang masusunod niyan sa inyong mag-asawa. Pag-usapan nyo na lang kung sinong mag-gastos, kung sinong mag-tipid, kung sino yung mag-budget, kung sino ang dapat tumawag ng pera. So, alam niyo na yan, guys. Kasi sa aking case, sinabi ko na yung asawa ko ang gusto ko mag-awag ng pera. So, para din naman sa amin yun. Para tipid-tipid. Tipid-tipid tayo, guys. Mayroon ang buhay. Hindi sa pagiging madamot, practical lang, practical. Diba guys? Ay, tingnan mo yung bangs niya. Anyar na ba sa bangs niya? Uy, mainit-init dito. So, ayun na baby. Say bye. Bye-bye. Tingnan niyo. Ay, ang gulo. Ah.
So ayan guys, thank you for watching. Sana naintindihan niyo yung point ko. Naintindihan niyo yung point ko kung sino ang dapat humawak ng pera. So sa isang pamilya. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye baby. Sorry. Bye bye. See you in my next video.